Magandang araw po mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Ngayon po sa video na ito, alamin naman natin kung kailan ba dapat ipadala ang mga summon o yung patawag ng barangay sa mga partido po, sa complainant at sa respondent, maging sa mga witnesses, kailan ba dapat ipapadala? Alam niyo mga kabarangay, madami pong nagtatanong sa akin na kung kailan nga ba dapat ipadala yung mga summon, mga KP forms sa mga partido po sa isang usapin sa barangay. At madami po ang nagsasabi na sa mga videos na ipinapalabas ko, mga hindi naman daw nangyayari sa totoong buhay sa barangay. Ngayon, nangyayari man po o hindi itong mga pinapalabas ko sa video, nasa sa inyo po yon. Ang sa akin lang, gusto kong sabihin kung ano ang sinasabi ng batas. At ito po ang layunin ng channel na ito, ma-educate hindi lang ang mga barangay officials, kundi ang ating mga kabarangay in general. Ayun po, sagutin naman natin yung tanong na kailan ba dapat magpadala ng summon. Mapansin niyo po sa aking title, yung next working days. So ano nga ba ang ibig sabihin ng next working days? At sige po, pag-usapan natin dito sa video na ito. Ngayon, ang tanong po, kailan ba dapat mag-issue ng summon ang punong barangay sa respondent? Okay. Sabi po sa Section 3 ng KP Rules, the punong barangay shall within the next working days from receipt of the complaint issue summon to the respondent to appear before him. So ang sabi po ng KP Rules ay yung pong next working day ay kailangan magpadala ng summon sa respondent sa isa pong usapin sa barangay. Halimbawa po, na-file ang reklamo Monday. So, ang next working day niyan ay Tuesday. Kailangan sa Tuesday makatanggap na ang respondent ng summon galing sa barangay. Halimbawa naman, Friday. So, kailan ang next working day? Pag Friday. So, kailangan po mapadalahan ang respondent ng summon by Monday. Dahil Monday po ang next working day simula sa Friday. Okay. Ito, reminder ko lang po ulit ito. Papaano ba ang summon ipapadala, iseserve sa respondent? Kailangan daw po in the following manner maiserve ang summon sa respondent. Nakalagay doon kung by handling to him or them in person or by handling to him, them, and he, they refuse to receive it by living at his dwelling with a person of suitable age and discretion residing therein. Dito po sa number 3, meron itong question . Kapitbahay, yung nanay, kapitbahay, yung biyanan, doon ibinigay ang summon. Ayun ba ay tama? Ang sagot po ay mali. Dahil kailangan po iiwanan dun sa mismong tinitirahan ng respondent ang summon galing sa barangay. Sige ma'am, makikilagay po. Nagbablog lang ako. At ang tatanggap nito, dapat yung person of suitable age and
discretion na nakatira doon sa kaparehong bahay. At lastly, pwede rin pong iwanan sa lugar ng pinagtatrabahuhan, sa kanyang office or place of business, iiwanan, sabi, with a competent person in charge thereof. Ito po ay, kung maaalala nyo, aba, nakalagay yun sa KP Form number 9. Tama po, nasa KP Form number 1 yun, second page. So, yan po, sana muling nakatulong ang video ito at maalis na po yung agam-agam na kailan nga ba talaga dapat ipapadala ang summon sa ating respondent. Gusto ko nga po palang patiin ang isang Lupon member at siya din po pala ay kuya sa Eagle. Siya po ay si Barangay Justice Nestor Navarro at gusto din po niyang patiin natin ang kanilang kapitan, kagalang-galang Gary Arellano ng Dampol, Punilan, Bulacan. So, kumusta po kayo dyan sa Barangay Dampol sa Punilan, Bulacan? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Mapansin niyo po, medyo maingay itong ating inalalagyan ngayon dahil nasa labas po ako ng office, nasa labas ako ng bahay. Anyway, marami pong salamat sa inyong panonood sa aking short video na ito na sana po ay nakatulong sa inyo pagdating po sa katanungan o yung agam-agam na kailan ba dapat magpadala ng summon sa respondent, kailan dapat magpadala ng KP Form number 9 sa respondent. Muli, ito po si Jeffrey at nagpapasalamat ako sa inyo pong patuloy na pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Magandang araw po sa inyo lahat.